Sir, magandang hapon po. Sir, may panawagan na for the review ng prangkisa ng NGCP. Susuportahan po ba ninyo ito, sir? Well, depends on what, there has to be a good reason na para i-withdraw ang prangkisa. Ang tinitignan ko, ang naririnig ko sa mga news item ay tungkol sa security problem. Ako naman, siguro that's part of the discussion. Pero ang tinitignan ko rin ay talaga yung performance, kung maganda ang kanilang performance, kung sumunod sila sa kontrata doon between the government and the grid corporation. So, yan ang iniimbestigahan ng Congress, both houses, at tinitignan natin kung talaga ba ay pwede na lang ayusin ang sistema. Because kung tanggalin natin ang prangkisa, we will have to find somebody else to operate the grid. So, tatanggalin mo yung prangkisa, yung nandyan ngayon, tanggal silang lahat. Saan natin kukunin yung kapalit? Unless we will find a way to absorb the others into our new organization. In other words, medyo magkakaroon tayo ng gap na walang management na experience. So magte-train pa tayo ng tao, etc., etc. So yung security yung security risk, siyempre nandiyan 'yan, pinag-aaralan ng mabuti, kaya't may MOU na ang NICA at saka yung NGCP para yung NICA nakabantay sila na tiyakin na hindi maari na kung sino mang tigalabas, somebody sitting in their office in, I don't know, in Eastern Europe will decide to cut our power. Hindi mangyari yon. So that's something that we have started to look at and to attend to. It is really the performance. Bakit nagkakaroon, halimbawa, bakit nagkakaroon ng outage sa Negros at sa Panay Island? Dahil ang Negros has an excess of power supply. Ang kailangan lang yung submarine cable from Negros na idalagay, hindi pa nagagawa yon. Kaya it does not make any sense. Mindanao has an excess also. Ang pinaka naghihirap sa power supply is Visayas. So Luzon, medyo manageable. Mindanao, excess nga. Region 6, 7, 8, iba-iba ang sitwasyon. Yung Region 6, medyo mabuti-buti, pero wala ngang transmission line. So yun ang mga kailangan natin buuhin to get this right. And there was very clear agreement in the contract as to how much investment the grid corporation will put in. Now, yung pinag-aaralan ngayon, nagawa ba talaga nila lahat yun? But kung nagawa nila lahat yun, bakit kulang pa at nagkakaganto? That's the issue at hand for me. Sir, given those issues, open po kayo for possible takeover ng government dun sa NGCP? Whoever will take over, ganun pa rin ang problema. The problem is that we will have to replace the personnel who will operate. And we still have to build. What we really have to do is to build those transmission lines. Yun ang kailangan nating abulin. However we handle the franchise problem, kung tanggalin natin yung prangkisa, kunin ng gobyerno, ibigay natin sa ibang korporasyon, whatever it is, but the problem, the delay that will be caused is the problem that we have. Kung basta tanggalin natin yung prangkisa, paalisin natin silang lahat, sino magpapatakbo nun? And that's the same problem, whatever option we choose to exercise.